kilalang-kilala natin ang Kim Conedice sa pagre-release ng sobrang lulupit na scooter. Sila yung nagpauso ng scooter na dekadena, yung scooter ni Boss King ng Team Payaman, at saka yung entry-level na most recommended maxi scooter, Exciting 400. Kaya naman sobrang daming nag-request ng performance review. Itong kanilang pinakabagong scooter na adventure na pwedeng-pwedeng pang-urban. Silipin natin ngayong araw at i-test drive itong Ding R150. Tara! Sarap pag-motor! Medyo marami nabitin dun sa ating specs review na itong Kimco Ding R150. Kaya naman nagulat ako nung makita ko siya sa personal na EDSense. Iba kasi sa inyo, medyo naninibago sa ganitong itsura ng adventure scooter. Iba hindi nila type. Suggest ko, dapat makita nyo muna siya sa personal na EDSense. Kasi kahit yung editor ko nga, nung makita niya to, akala niya, nung ine-edit niya, hindi ganun ka-appealing kasi bago sa mata. Pero pag nakita nyo siya sa personal na EDSense, magbabago talaga yung isip ninyo. Mas appealing siya sa personal at napaka-brusko niyang tignan. Especially itong napakahaba niyang windshield. Tapos minimalist na Kimco logo. Daytime running light pala itong dalawa dito. At saka napakaliwanag sa gabi na itong kanyang LED na headlight. May TCS din tayong naka-embossed sa kanyang front fender. And of course, dual channel ABS na nga siya. Isa rin sa malupit sa kanya na EDSense, na andito yung kanyang fuel tank. Ayan o, dito mo siya kakargahan. At isa ito sa may pinakamalaking fuel tank capacity ngayon sa kanyang category. Dahil wala dito sa upuan yung fuel tank, mas malaki ngayon yung kanyang seat storage. Kung makikita ninyo, nag-i-stay into place yung kanyang upuan kapag binuksan ninyo. At kasyang-kasya yung aking gym bag. Kasya pa ang dalawang bottles ng tubig. Yan, walang kahirap-hirap. Testing natin kung kasya ang helmet. Ibang helmet siguro kasya. Testing natin, half-face helmet. Kasyang-kasya. Full face with intercom. Uy, kasyang-kasya din, oh. Try natin, iba pang brand. Isa kasi, depende sa brand. Oh. Kasyang-kasya, walang kahirap-hirap pang full-face helmet. At marami din ako nabasa sa comment section na dapat daw, dinala sa atin yung merong gulay board or step-through na footboard dito sa Pilipinas. Pero, pag nakita nyo sa personal na EDSense, super spacious pala na itong kanyang pinakagitna. Kasi, wala nga dito yung kanyang fuel tank. Kaya naman, nilagyan pa ni Kimco ng hook dito na super seamless. So, pwede ka pa rin maglagay ng gamit dito sa gitna, 'di ba? Kapag bigyan pa rin talaga yung hiling nating mga Pinoy kasi madami mahiling maglagay ng gamit dito eh. Isa din 'to sa mga nagustuhan ko, sobrang dali lang buksan. Front pocket, pindutin mo lang 'to, lalaglag na 'yan. Tapos sobrang laki niyan. Kasyang-kasya yung ating iPhone 14 Pro Max, 1 terabyte fully paid. Kasya pa kahit tatlo. Tapos sa mga maghahanap, pag sinilip niyo yung pocket na 'yan, bakit wala siyang charging port? Kasi isa sa malupit sa kanya, nandito yung charging port niyo. Pag inangat mo 'yan, USB ready na yung kanyang charging port dito. Cable na lang ang kailangan mo, saksak mo siya dito, pwedeng-pwede mo nang i-charge yung inyong smartphone. Galing, di ba? Ngayon ko lang din nakita ng malapitan itong kanyang pinaka-taillight niya. This is super ganda rin pala niya and very stylish. At napansin ko sa kanya, nakahiwala yung turn signals niya. Kaya super adventure scooter na nung datingan niya. Kakaiba rin tong fender na to. Sobrang daming going on na details dito. Meron pa siyang designated na plate light. And of course, reflectors. Added visibility sa atin at night. At kung nakasarado man yung mga ilaw natin, ay visible pa rin tayo pag naiilawan tayo or naka-park lang. Isa rin sa nag-stand out sa kanya na EDSense ay yung kanyang napakalaking muffler. Parang machine gun yung itsure eh. O, sobrang laki eh. Secured na hindi mapaso yung angkas natin kasi napakalaki din ang kanyang pinaka-heat guard. Naka-dual suspension tayo. I-update ko kayo mamaya sa test drive, no? Pero may mga napansin na ako sa few days of using this. Tapos, super minimalist lang ng Ding R na naka-embossed emblem dito. At saka, super sturdy rin nung kanyang grab bar with some glossy finish. Favorite ko tong kulay black na to, pero meron pa siyang white at saka may blue. Alin dyan ang favorite color nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Tapos kung makikita nyo, super seamless lang dito nung kanyang pinaka step for the pillion ride. One click lang siyang ganyan tapos magpa-pop out na siya. For the seat, kung makikita nyo, napakalawak niya and of course, meron siya ditong pulma para support sa ating lower back and even for our pillion ride ay magiging comfortable dito kasi super spacious ng kanyang seat and upholstery. So syempre, moment of truth, tingnan natin kung abot ba ng 5'4 in height na kagaya ko. So my height is 5'4 at ganito ang stance niya sa akin. Naka-tiptoe tayo pero abot pa rin. So good pa rin ito for Asian height na kagaya ko. Pwede naman tayo umunahan para medyo flat foot. Pero while driving, pwede naman tayong sumandal na. Napakaganda rin ang visibility ko dito sa kanyang fully digital na meter cluster. Tapos meron pa siyang parang shade dito. Kaya mas visible siya even sa ganito na direct sunlight. As requested, sound check natin. Ganda na
tunog, di ba? Just for reference, SSS, ito yung itsura niya next to my NMAX 155. Since ito yung mas matagalan natin nakikita sa kalsada, ganito yung laki niya kapag ka katabi yung NMAX. Ano masasabi ninyo? Malaki ba compare sa inaasahan ninyo? Comment nyo kasi baba. Feeling ko, it looks bulkier. Napansin ko din, meron parang mga pattern yung kanyang pinakatapakan for traction para di tayo madulas. At the same time, meron din siyang cruising style. Somehow, medyo manipis lang yung tatapakan natin for the cruising style para sa medyo mas malalapad na paa na driver. Kagaya sa mga ibang adventure scooter din naman na na-review natin. Super comfortable yung kanyang upright na seating position. So, huwag na natin patagalin pa. Test drive na natin. Okay, netizens, let's go. Time for a ride for this Kymco Dink R150. Well, actually, this is not the first impression ride that we will be doing because I'm already using it for a few days now. Meron na akong mga feedback na naiipon mula sa kanya. Ngayon pala, sasabihin ko na sa inyo, netizens, na to ang isa sa favorite ko. Kung di ko pa man natetest drive yung mga maxi scooter nila for this category, small displacement, ito yung favorite ko na na-test drive sa Kymco so far. Ito yung malalab at first ride ka talaga sa kanya kasi super agile niya, and yung kanyang pangalan na parang adventure scooter ay more than doon yung akin na feel sa kanya kasi very good talaga to for city driving. I'm feeling more sporty with this one. It will give you confidence. Makita mo palang itong kanyang pinaka windshield na magbibigay sa atin ng ease of fatigue during long ride, and kahit mga short rides lang from point A to point B ay talagang nag-e-enjoy na ako sa kanya. Nararamdaman ko na binibigyan niya ako ng confidence for my ride. For city driving, hindi kayo mahihirapan dito na sumingit sa traffic situation kasi sobrang ganda ng kanyang maneuverability at laki ng kanyang turning radius. Magugustuhan nyo din ito even for traffic situation, kaya napanindigan ni Kymco yung sinasabi niya na it is for urban riding as well. And kung kakailanganin man natin, gaya ngayon, sobrang maulan, may mga situation na dumadaan tayo sa mga medyo baha, medyo maputik. Alam mo at confident ka sa motorsiklo mo na kahit saan ka imbitahan or kahit saan mo kailangan pumunta ay kayang-kaya ng motor. One thing also na napansin ko din pala sa kanya, netizens, ay kapag ka dumadaan tayo sa mga humps or sa mga lubakan, parang nakakarinig ako sa kanya ng air sa kanyang suspension. Tila ba parang sumisingaw kapag ka dumadaan tayo sa lubak? That's actually my first time to experience a suspension na kagaya no, netizens. And para naman sa height ko na 5'4 for traffic situation, somehow tip-top ako pero umuunahan ako para abot na abot ko yung kalsada. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo yung busina niya, netizens. Kakaiba siya compared sa mga ibang scooter on this category. It sounds different. Para sa akin, bagay dun sa motor. Mabilis ka makakapunta dito from point A to point B. Ang una kong impression sa kanya nung una ko siya nasakyan, netizens, ay super torquey niya. Konting piga mo lang ay mararamdaman mo na yung torque and power ng motorsiklo na to, netizens. So, very giving siya first throttle. Kaya, ayun, nakikita ninyo, naiiwanan ko nga yung NMAX ko, nagvi-video sa akin sa likod. It's because confident ako na umovertake, tsaka for traffic situation, hindi ka mag-aalangan sa power na kaya niya ibigay Of course, yung maneuverability niya, ayan o, pag lumiliku-liku tayo, sobrang dali lang. Para akong feeling ko, big bike yung dala ko, sa totoo lang. Para ako naka-adventure na maxi scoot yung pakaramdam ko sa kanya. Sobrang sarap niyang i-drive. Kaya, papasalamat tayo sa Kymco for letting us experience itong bagong Dink R150. Sobrang ako siya na-enjoy so far. Kaya, baka mapalong ride ako nito bukas sa Tagaytay. For the digital panel, netizens, I will have the information that you need. Kung makikita nyo, nahahati siya sa tatlo. Yung sa pinakagitna natin, yung ating speedometer. On the right side, we have our fuel gauge. Tapos din naman sa kaliwa ay ating voltmeter. Napakahalaga niya na meron tayong built-in na voltmeter. Tsaka yung RPM indicator natin na maganda sa kanya. Magkadugtong pa rin sila. Traffic na! Magpapasko na kasi. Well, baka pag napanood ninyo, ito ay tapos na ang Pasko. Kaya happy holidays, netizens. 23 na ngayon. Sinushoot namin to 23 na. Baka pag napanood ninyo, ito ay tapos na ang Pasko. Kasi i-edit pa namin to eh. Tsaka alam mo, netizens, pagka sakay-sakay ako netong Kymco Dink R, parang gusto ko talaga mag high speed sa lubak. Wala din tayong takot kasi nga adventure scooter to. Pero for the suspension, isa sa mga napansin ko nga, netizens, ay on the stiff side yung kanyang suspension na actually will be very good on high speed situation. Kapag ka nag-high speed tayo for cornering, for banking, magugustuhan nyo tong kanyang stiff na suspension. Yan o, super torquey o. At saka ang lakas ng engine brake. Pag Kymco, yan ay isa sa mga nagugustuhan ko sa kanila eh. Yung naka-scooter ka lang pero yung engine brake, grabe. Ang lakas. Ang sarap mag-ride,
nito na pag mga naka-small displacement kayo, siguradong may slight advantage ka na sa riding comfort niya eh, tsaka sa kakayanan mismo ng motorsiklo na Edison. So this is something that dapat nyo talaga i-consider. Di ako nagsisales talk, no, this is actually I'm giving honest review sa mga motor. Ay, hello sir, shout out. Oh, ito, dadaan tayo sa baha. Oh, ayan yung adventure scooter eh. Oh, di ba? Dadaan tayo sa baha. Oh, ayan yung essence. At saka lakas ng brakes niya, kagaya niya may tatawid bigla. You're confident sa yung brakes kasi naka dual channel ABS and naka disc brake harap at likod. Adjustable din yung kanyang brake levers, so kung mapapansin ninyo, pwede nyo ring i-off yung kanyang traction control. And there are some situation na dapat naka-off yung ating traction control. Let's say ma pure off-road experience talaga tayo, mas okay naka-off yung traction control. Pero kung parang mga touring lang ganyan, may madadaanan tayong madudulas, mas maganda na naka-leave open yung ating traction control system. Syempre mamaya te-testing natin to sa medyo konting lubak lang at saka akyatan. Sarap na ito, nag-enjoy ako dito. Malapit na tayo makawala sa traffic. Happy holidays na talaga, netizens. Let's go! Gas full! Grabe, tulin! 80 agad! Tsaka wala siyang lula factor, netizens. Usually talaga nalulula ako kapag ka ganito, medyo lumuwag yung kalsada. Nalulula ako dyan eh pagka nag-high speed tayo. Dahil dito sa kanyang windshield, nawawala yung parang paspas ng hangin sa akin. Very useful talaga yung long extended windshield dyan sa unahan. And I like it clear. Para kita pa rin syempre yung driver, yung mismong motor, panalo. Yung kanyang tires din ay made for city, for urban riding. Kaya magugustuhan nyo siya. Good din to for everyday use. Ito na, realist check. Mga reels, di ba? Minor-minor tayo dyan, mga reels. Reels check. Ah, natabunan na yung reels dito. Pero, wala lang. Panalo. Sarap gamitin. Thank you, Kimco. Dinala nyo to sa Pilipinas. May bago na namang option kami mga Pilipino sa mga magagandang scooter. And if you really wanna stand out or maging kakaiba sa kalsada, wala ba ako nakikitang kaparehas nito ngayon sa kalsada dahil fresh na fresh pa ito. Kalalabas lang, wala pa isang buwan, netizens. Kagaya ng success ng KRV, this one is also something na really great choice. O, diba? Pag preno, preno. Yung torque and power output pa lang nito, alam ko na eh. Sisiw ang akyatan dito eh. Lakas ng ilaw nyo, kahit umaga nakikita ko dun sa unang kong sasakyan. Oh. Lalo pag gabi, pasasalamatan nyo to, netizens. Easy peasy. Solid! Woo! Sarap! Sarap magmotor! Kaya ito na, medyo lubak-lubak test. Medyo-medyo lang. Ito yung sinasabi ko pag may humps or dahil break-in period lang siya. Ito, yun o, yung sinasabi natin na urban adventure. Ang mga ginagawang kalsada talaga ang adventure eh. Ayan o, grabe, daming ganyan sa Pinas. Kaya dapat talaga yung motor mo ganito, ready kahit anong klaseng condition yan. Lahat ng lubak, daanan natin yan. Tapos puro humps, malalaking humps. Dadaan ko talaga ng lubak. Oh, di ba? Kayang-kaya yan, adventure scooter to. Oh. Hanapin natin ang lubak, ilabas nyo lahat. Oh, oh, kayang-kaya. Walang ka-problema. Alam mong very durable kahit na ganyan yung sitwasyon. Ito, lalaking humps. Mamaya testing natin dito sa pinakamalaking humps. Ito, lalaki ng humps dito. Oh, kayang-kaya ng ground clearance. To think na average na yung ground clearance siya, pero walang ka-problema. Let's go!
biglaan lubak. No problem. No problem. Lubak. Labas niyo lahat ng lubak. Nanalo, di ba? Sarap i-drive, netizens. So, lead para sa mga hindi magkakaroon ng chance na i-test drive siya. Eto na. Ako na nagbibigay ng feedback sa inyo talaga. Hindi ako mapapahiya kung sakaling kayo man yung magka-test drive na ito or bibili na itong motorsiklo na to. You will honestly like it. Oh my God, take straight. Ayan o, akiyatan niya no. Inner tayo dito. Oh, easy o. Sisiw. Walang lula. Yung ka lang konting ganyan, nakatago ka na sa windshield. Woo! As pa ng preno. Ayan, max ko, naiwanan na. Di na nakaabol. Okay, eto na. Ang mga cornering at ahunan ng GMA Cavite. Sisiw. Next, ahon. Sisiw ulit. Traction control. Totoo, aakon tayo ngayon. Walang belo. Ito yung pinakamalaking ahon, no? Sisib, oh. Sisiw. So yun netizens, tayo na nga ang pinakabagong DR150. I'm really satisfied with this. Di ako mapapahiya sa inyo kung sakali man na kayo yung isa sa mga bibili pa lang ng motorsiklo at kinoconsider ninyo ito. This is a really good buy. Minsan lang tayo magparang directly na mag-recommend talaga ng motorsiklo na okay bilhin. Isa tong DR150 sa talagang okay talaga siya. Masasabi kong goods siya. Magagamit niya talaga siya for city driving. Kung mahilig kayo mag-long ride, lahat-lahat, pasok na pasok tong motorcycle na to for urban riding, yung comfort, nandun. So yun lang, netizens, and that is our test drive for Link R150. Ano masasabi nyo, netizens? Gustahan nyo ba siya? Comment your suggestions below. Ano po bang may ibang motorcycle gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.